Hello, hello, hello. This is your Thai Finnish per Pulsum Pinay. I used to be so good at planning things. Since I met you, I threw my plans away. Coffee at night and 10 a.m. champagne. We can spend a week in London or LA. Yeah, there's something about the way. Quite the same as you and me, baby. I love it when we're wasting time, laughing until we cry, yeah. I get so caught up with you. Late night drives, staying up till sunrise, yeah. I don't care, baby, you choose. Cause minutes turn to hours, hours turn to days. Good morning, everyone. Today is another day ni buntis sa ating buhay. Actually, ano pa lang, wala pang 7 ng morning. Maaga kasi akong nagising, mga 4:30 gising na ako. Hindi ko maintindihan bakit gumagalaw yung aking gumirables ng pusa. So, ngayon, okay ang pakiramdam ko, very light. Wala akong nararamdaman, siguro dahil early morning pa. And then, anong tawag nito? Usap kami ni Robert kagabi, papapasukin namin si Miggy, and then siya rin kailangan pumasok sa trabaho, although we are on the waiting game pa rin. Medyo nawala man yung contractions ko. Tama, hindi nga regular yung aking, or hindi consistent yung aking contractions. Pabugso-bugso na naman siya ngayon. Talagang from this morning na gumising ako, mga 2 beses pa lang nararamdaman. So 4:30 now, it's almost 7, so hindi siya pa, walang intensity for today. So, and I think it's normal kasi iba-iba po talaga ang pagbubuntis. Talagang iba-iba ang pagdadaanan talaga bawat stages ng pagbubuntis. And it differs from one child to the other kasi hindi ganito ang pakiramdam ko nung kay Kuya, hindi ganito yung pakiramdam ko nung kay Miggy. Yung kay Kuya naman is naglalaro ako ng volleyball noon kasi I was 19 years old. I was so young nung nabuntis ako kay Kuya. So, naalala ko noon, naglalaro kami ng volleyball pa habang buntis ako. Tapos, pumutok yung panubigan ko at 6 in the afternoon or in the evening. I could remember that was June 6. Yan yung si Hero Angeles naging PBB winner. Di ba? Hindi ko makalimutan yun. Sila Sandara Parks, yung batch nila. Doon ko pinanganak kasi na-addict ako noon sa papanood ng PBB. So, yun. Pumutok yung panubigan ko at 6 in the evening. Pero nanganak ako the following day na at 7 in the morning. Inindus na rin ako noon mga around 2 in the morning kasi nga hindi nagda-dilate or hindi nag-open yung cervix ko, kaya inindus ako noon. So yun ang kwento naman kay Kuya. Kay Miggy, iba naman yung kay Miggy. Dumating ako ng hospital for a regular check-up, and then I was 4 cm dilated ng walang signs of any labor. Ito naman, ang tagal ko nang parang nararamdaman yung labor pain since from 34 weeks ko pa nararamdaman, but light lang, minsan may intense contractions, pero hindi pa talaga siya ready na lumabas, so we're still waiting. Ngayon, yun nga, papapasukin namin si Miggy, si Robert ang maghahatid, baka kaming dalawa magpababa ako sa kanya lang dyan sa kanto, and then maglalakad-lakad ako hanggang sa makauwi ako dito. Meantime, eto, nahanda ko yung isusuot ni Miggy kasi maaga pa para gisingin ko siya. Tira ito ng aming pa-hotpot. Ang gagawin ko is lulutuin ko kasi minarinate ko siya dito lahat. Kasama na yung mga hipon, yung beef at yung pusit. Yan, iaano ko yan. Isusuti ko lang yung lahat all together. Tapos yan, papa, almusal ko kay Miggy Wings. Inasain na din ako. Haluin ko na lang yan siya ng ganyan. Kaya magiging lasa niyan. Magiging okay din yan. Yan, marinate na kasi ito. Baka masira ba? Masayang. Tulog pa yung aking mag-ama. Kawawa, hinayaan ko kasi. Napuyat din yan. Napago din yan sa akin yung dalawang yan. Kasi nga, I'm very thankful naman ako kay Lord kasi very supportive naman yung dalawang yan.
laging nandyan para alalayan ka ba. So, ito, lutuin ko to para may pang-almusal lang ating Junanaks. Ito yung labas natin. Hindi, nilumabas lang ako kasi ilalagay ko yung mga buti-buti dito. Buti kasi kami ng cook doon sa loob ng bahay. Ay, sagad lang kagbilang kad inday karya. Ayan, nadagdagan na naman yung snow. Tapos naghuhulog na naman yung snow dito sa taas natin. Tingnan nyo nga dyan sa taas kung kumusta ang sitwasyon natin dyan. Okay ba? Ayos ba yung sitwasyon natin dyan? Tahimik pa dito sa mga kapabahay. Ako palang ata nagtukaw-tukaw dito sa labas namin. Wala, nagpalamig lang ako konti. Hindi naman na ganun kalamigan. Anyway, aking niluluto, hindi pa tapos. Hindi karaya, ayan, oh, niready ko na yung ano. Damit ni Mickey Wings, pero wala. Tulog pa yung mag-ama ko. Nag-ano yun siya ng laruan kahapon pala. Ang pagbabi habang nag-ano ako doon sa sala. Si Robert tulog, ayun siya doon sa taas. Ako lang nga ang nagtikaw-tikaw dito. Unsa mo kaday? Ay, beautiful ka pa, curly hair kaday. Oo, nag-ano, after namin nag-sauna kagabi, nag-ano ako, nag- tawag niya, nag-blower ako ng buhok ko, blinow up ko yung buhok ko, di ba? Mura ka beautiful in the morning. Ayun na si Miggy, ready na. Nandun na sa labas, nag-ano na doon. Sumisigaw na doon. Ihatid namin sa school. Pero ako, magtatago na naman siya sa school. Magtatapon muna ako ng basura. Ako, sabi ko kay Robert, siya na maghatid kay Miggy. Baba niya lang ako sa kanto. At maglalakad-lakad ako. At hanggang makauwi ako dito. Kailangan ko itong gawin. Kailangan itong mag-exercise. Miggy Wings! Kasi 2 cm dilated ka na. Tapos hindi pa man tumutuloy. Hindi. I-exercise natin to. Ilakad ko ito. Uy! What are you doing there, ha? Vic? Vic? Ooh, gonna catch you. Daanan mo kami dun sa basurahan. Let's go there, gate through the garbage kasi si Daddy maglalagay pa pala ng washer fluid doon sa sasakyan namin. Yeah, dali. Come with me there in the garbage. Daddy will drop by and he's gonna pick us up. Say hi to our beshies. Our beshies miss you already. Hi. Hi. Yeah, piggy. Oh, sus, bulat-lat na naman yan. Always the bulat-lat. Doesn't stop the bulat-lat every time. Yeah, every time only bulat-lat every day. Malamig-lamig ngayon, ha? Creature namin ngayon. Kasi hindi kariya, oh. Hindi ako nagbunit. Sabi ni Robert magbunit kasi ko ayoko mainit. Nag-ano lang ako, nag-gloves kasi nga, minus 3. Ha? Nabusog to, eh. Yung aga ng ano nito. Tanghalian nata kinain mo eh. Hindi naman nata pang breakfast yung kinain mo. Aga mong nag-seafood ha? Seafood trip? Ha? Huh? You're good? You're good in the morning? Did you sleep well? Yeah. Yes. Hino pa man si Daddy, anak. Ito yung buong street namin oh. 800 meters to hanggang doon sa pinakadulo ng highway. Yung kapitbahay. Alis na ata siya. Puntang pabaho. The dog is very big, anak oh. Ang ganda ng ano. Huni ng mga ibon. Yan. Yung mga puno dito sa taas na wala. Nalaglag na rin yung mga snow. Kahapon, puting-puti dito. Pati nung isang araw. Ito man si Daddy. Ah, ito na si Daddy, anak. Come here, love. Dali, kinay, doggy. Daku kayo ang doggy, oy. Ang taba nung aso. Ang laki. Grabe, ayun, ah. Uy! Oh, naku. Ayun. Grabe, ang laki nung aso niya. Dali na. Ibu at the back. Bye, love you, kiss my. Bye, be good at school, okay? No, okay, yeah. Maglalakad-lakad ako dito. Pa-uwi. Dito punta muna ako dito sa ano. Doon sa yung lake dyan ba? Kaya nagpa-drop lang ako kay Robert. Pero sabi niya, dito din siya dadaan pagbalik niya. Kasi pwede kasing doon siya dumaan sa kabilang side. Pero sabi niya, dito daw siya kasi para makita niya daw ako. Charos, maka daw kasi ma-miss niya si Inday Cars. Tignan niyo yung lake dito na ano yan. Napuno yan ng snow. Saan ba ito? Yan oh. Pero sa summer, ah ayun, may hagdanan doon. Akit pababa ako doon sa hagdanan. Tamang-tama, pagbalik ni Robert, maano, madaanan niya pa ako dito. Hindi naman madulas yung snow na ito kasi malambot. Kaya doon ako pupunta doon sa hagdan. Yan yung tubig oh. Hindi na yan pwedeng lakaran. Kay ano yan, malambot na yan eh. Nung isang araw dumaan kami, ano na yan, wala na yung snow. Ngayon, ano na, malambot.
yung tubig na yan, ano yan, tinitreatment din po yan para maging malinis. Ayan o, meron din dito na changing room pag naliligo dyan. Yan. Tapos I think may shower man ata to dito. Wala, changing room lang pala siya. Meron dalawang changing room. Walang shower area. So ito na pupunta sa ano, may hagdanan, magpa-fresh si Inday Karia o si Inday Bella. Mag-ano-ano kami. Kailangan natin to Inday Bella. Kaya panaog tayo dun sa may hagdanan. Uy! Ah, yung ano yan? Yung New Year. Nagpaputok ayun oh. Madaming ano dun. Buti-buti na. Panty. Wa man akong dalang plastic. Dala akong plastic. Kunin ko yun. Wa man. Dilitang dapita. Yan oh. Sabi ko na nga ba, nagtutunaw na eh. Dilita Inday Bella. Ano ta, mag-exercise tayo early in the morning. In alas 8 pa na umaga. Buti si Miggy nasa ano, lagi namang nasa mood yung batang yun. Hindi ko pa yun, bihirang bihira ko yun makitaan na gisingin mo sa umaga at ano, yung parang wala sa mood ba at parang naiinis. Wala, pag gising nun sa umaga, naka-smile man ka agad. Ayan o, ito yung, ang tawag dito, Leipacorpe, ayan. Leipacorvin Maui. Bro, Maui. Maui Mala. So, ayan o, yung mga advisories dyan, yung mga hindi pwedeng gawin, hindi pwedeng magdaob dyan or mag-bornfire. Bawal ang aso. Bawal mag-feed ng ibon. Bawal mangisda. Kung sabi ni, ah, no jumping in the water. Ayan, mag-ano ka lang talaga kailangan. Safety first kaya. Dito ako mag-akyat panaog. First up today sa ating shout out and greetings. Hello at magandang pagbati para sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa karatig bansa natin na Germany. At binabati ko ang ating new subscriber. Welcome in the house para kay Miss Edita Pastrana. Greetings and shout out na rin para sa lahat ng ating mga beshi viewers, supporters and subscribers all the way from 13 Martires, Cavite. At pagbati para sa beloved anak ni beshi Juliet Estanioso na si Austin Miguel Tabunda. Belated happy 30th birthday naman para sa ating beloved beshi na si Miss Angelica Rimondo. Shoutout and greetings na rin para sa buong Rimondo at Fabiano family. Mayo nga adlaw sa itong mga migo kagmiga nga nha sa may Bacolod City, Negros Occidental. And greetings para kay beshi Joy Barada. And shoutout din sa lahat ng taga Calatrava, Negros Occidental. And belated happy birthday para sa ating beshi na si Leia B. Pinapabati naman ni beshi Imerita Aguilar ang kanyang mga anak ng belated happy birthday na sina Jomily and Luna Aguilar. Kumusta and greetings din po para sa ating mga beshi, Cecilia Maria Corazon Tanola at si beshi Victoria Niera. And of course, belated happy birthday greetings din para sa beloved mother ni beshi Ella Alimagno na si Nanay Milet Rosales. Kumusta ang mayong adlaw sa itong mga kahigalaan, beshi viewers, subscribers, o supporters nganha sa my General Santos City? O shoutout alang sa tibok Onheras family. Greetings usab alang sa inyong family member nga si May Ann Onheras. Hello at pagbati naman para kay Emily Midel Burgos. Mas lalong lumaki yung butas ng ilong ko. Nakasampung balik ako doon. So it means 370 steps ang ginawa natin doon. O diba? Nakaano? Nakaakyat panaog ako doon sa hagdan. Ay dali. Babalik ako mag-ano ako. Mag-picture-picture muna ako doon mag-isa. Mag-selfie muna si Dekaria ba? Medyo natagal-tagalan pa naman ako dito. Kumusta kaya yung aking kukuems? Baka dumaan na yun. Hindi ko lang sure. Masasabi ko lang sa kanya, dito ka lang din bumaybay. Pagbalik mo, huwag doon sa kabilang kanto. Para in case, makita mo ako. Pag gusto kong sumakay, sasakay ako. Pero pag hindi, maglalakad ako. Pero mukhang kaya ko naman maglakad hanggang pauwi ng bahay. Okay pa naman ako. Kiri bumbum pa ni. Inday buntis day. Paningkamot taani tamas ayad day. Kaya di ta mo ayo anig, di ta maningkamot day. Tayo ang magsasuffer. Munigingon nga, paningkamot, dalang paningtiil. Nera, ang sarap. Sarap sa pakiramdam na maagang maaga. Masarap dito sa labas ba? Malamig pero medyo pinagpapawisan ka na ba? Ito na, ito na. Yun na yung aking Jusawa bills. Sakay ako hanggang doon lang sa, ano sa kanya. Hindi, sasakay ako. Hanggang doon sa kanto lang ako sa sakay sa kanya. Hindi. Dito ako mag-ano,
tawid ako dito. Doon lang siya sa unahan kasi may sasakyan man dito sa likod ko. Hanggang doon lang, tapos doon na ako maglalakad papasok sa amin. Nandito pa kasi ako malapit sa may ano, lake. Kasi nga, nagakit baba pa ako doon. Hindi lang. Pero good naman na ako. Pero gusto ko pa maglakad papasok doon sa amin. Ayan. Basta kaya yung Junakis. Ano kayang balita? Balita tayo kay Chukongkong. How is the Miggy Wings? All good? Masaya naman. Masaya naman siya. Nagakit baba ako doon sa hagdan doon, dad. Naka 370 steps ako doon. Sampung beses ako nagakit. Parang hindi, doon sa dulo mo nalang ako eh. Baba. Kasi hindi masyadong masno yung daan na ito kaysa doon sa kabilang side. Kasi kami normally laging dumadaan pag umuwi ng bahay. Dito, mas malapit-lapit to. Dito yung nag-gender reveal kami ba? Nandyan yung Moki na yun or yung ano, pinarerentahan na bahay. Nandyan sa unahan. Kaya iyan, tuloy-tuloy lang Hyundai cars. Saan ba't makakaraos din tayo? Alam ko, marami sa inyong sobrang excited dyan. Kami rin naman excited. Pare-pareho lang din tayong mga nag-aabang. Pero sana maintindihan nyo rin kasi ako yung iiri. Yan. Hindi alam. Ang ganda ng mga bahay dito, oh. Ayan. Malalaki yung bahay dito. Yan lang din nagustuhan namin sa area na to kasi very peaceful. Pero in general naman talaga dito sa Finland, very peaceful mamuhay. Napakatahimik. We are so blessed with nature. We're so blessed of the fresh air. Despite the weather na malamig talaga siya, ano talaga, very healthy din naman talaga siya na mamuhay dito. Kasi parang ang layo sa gulo, ang layo sa chaos, di ba? Napaka simple at napaka ano, tahimik lang talaga ng buhay. Kaya nagustuhan na rin namin siya dito. Kasi kahit naman saan, marami namang challenges talaga saan, kahit saan, kahit ano, saan tayo pumunta, walang perfect. Si Lord lang ang perfect. Tayo, we are not born to be perfect. Hindi tayo dinala ni Lord sa mundong ito para maging perfecto. Andito tayo para at least the least that we can do is gumawa ng kabutihan sa kapwa natin. Ay, tuloy-tuloy ako maglakad nito. Laki talaga ng bahay na yan. Tapos sa Christmas, ang ganda niya pag sa Christmas kasi pati yung mga pinakabubong niya, may mga reindeers, may mga Christmas decors yan lagi dyan. Tapos yung puno na nasa harap niya, yan yung natural Christmas tree. Punong-puno ng Christmas tree. Pero wala akong masyadong nakikita dyan na tao. Feeling ko nga parang pinauupahan din siya ba? Pag napadaan kami dyan si Miggy, gustong-gusto niya yung nakikita. Kasi nga, dahil dun sa Christmas decors, parang diha sa amin ba sa Dumaguete, yung Luxin House doon, na every Christmas, ano, pinupuno nila lang palamuti, tapos inho-open nila sa public yung bahay nila. Tapos, may entrance syempre. Tapos, ano, nood ka lang ng mga Christmas decors, pero iba pa rin sa Pilipinas compare dito. Diyan naman, ang ganda ng mga houses. Row houses din yan, parang dun sa amin ba? Pag ang row house dito, ang tawag is Rivitalo. Ayun, no? Ang ganda, mayroon silang camper van. Sana nga sa ano, sa summer. Nag-iisip nga kami ni Robert ng activity sa summer kasi dito naman lang kami sa Finland yan kasi may baby Bella man tayo or baby Pakukay sa summer. Kaya baka dito lang muna kami buong pamilya. Pero syempre, babakasyon din kami ah. Mag-iikot-ikot din tayo dito sa Finland sa summer. So hopefully, matuloy yung plano namin na mag-camper van kaming mag-anak. Dito na ako daan sa may basurahan banda. Dun sana ako gustong dumaan. Kaso lang, makapal yung snow doon sa area na yun at mataas kasi walang naglilinis doon. Walang, hindi kasi daanan yung ano na yun eh. Hindi daanan ng tao, hindi daanan ng sasakyan. Kami lang minsan dumadaan pag yung mga special cases lang. Kaya hindi kami ganong dumadaan doon. Kaya makapal yung yellow doon. So, baka madulas ako. Kaya dito na lang ako kahit na medyo malayo. Medyo mas shortcut man sana yun doon. Pero okay lang. At least medyo mapalayo-layo. Madagdagan yung ano ba. Calories na maburn. Calories. Burn ba tag-calories ani? Pero
In fairness, may pawis konti na lumabas kay Indicaria. Dali man akong pagpawisan. So, si Robert andun na. Nauna na yun sa akin. So, nakaano din ako Mga siguro 30 minutes din akong nakapag-lakad. Tignan natin yung oras. Anong oras na ba ngayon? More than 30 minutes pa nga. Kasi lumabas kami. Wala pang alas 8. 8:41 na ngayon. So, mga konting sakay kay Robert. Mga more than 30 minutes din akong nakapaglakad. Masarap din sa pakiramdam. Yeah. Eto, balik na naman ako dun sa lungga namin. Ririnig ko yung asawa ko. Nagdidildil ng hindi nagdidildil ng asin ha. Nagdidildil ng yelo sa labas. Matagal niya na yung isang araw niya pa yung sinasabi sa akin na aanuhin niya nga yan kasi baka daw madulas ako. Kaya ayan, naririnig ko dito nagdidildil. Be, tingnan natin, dong. Para kang nagdidildil ng asin dyan, dong, ah. Yan, sabi ko nang haba. Yan ang ginamit mo, eh. Nasa isip ko na, eh. Oh. Yan, dong. Yan yung, dong, ah. Naalala ko yan, binili natin kasi marami akong naharbat na yung patapata ng baboy ba, yung paa. Tapos, ginamitan natin yan. Ay, natin. Oo. Bulalin, eh. Oo. Hindi yung pata, yung paa ng baboy na napakadami. Kasi hindi natin wala tayong kutsilyo, paano natin paghihiwa-hiwain. Kaya bumili tayo niyan sa Tukmani. O, di ba? Oo. Yan lang. Ayos talaga yung naisip mo doon, ah. Sarap sa pakiramdam. Talagang nagpatagtag ako nang nagpatagtag. Talagang naramdaman ko naman talaga na medyo tumagtag yung tiyan ko. Ramdaman ko yung bigat, eh. Mega love greetings and shoutout para sa lahat ng ating mga viewers, supporters, and subscribers all the way from Marinduque. At pagbati para kay Beshi Alma Liberato Napoles. Magandang araw at magandang buhay naman sa lahat ng ating mga viewers and supporters all the way from Taguig City, at binabati ko ang buong Kabasag family, lalong-lalo na po ang inyong family member na si Miss Yoli Kabasag. Pagbati ng advance happy birthday greetings para sa beloved son ng ating beshi na si Miss Josephine Aureliana na si EJ. Birthday niya this upcoming 27 of March, and also birthday din na kanyang mga ate na sina Miss Ellen and si Miss Dulce this upcoming 26 and 28 of March. Once again, advance happy birthday everyone! Mega love greetings and shoutout para sa ating beloved beshi na si Miss Jennifer Cayetano, at pagbati rin para sa kanyang mga kamag-anakan dyan sa Bataan and Pampanga. Shoutout and greetings na rin para sa lahat ng ating mga viewers and supporters. Pinapabati naman ni Beshi Magdalena Ramos ang kanyang beautiful pamangkin na si Charlotte Francine Victoria ng isang belated happy birthday! Also belated happy birthday para sa ating beloved solid kabeshi dahil 60 years old siya kahapon, Miss Eloisa Hugo. Mega love greetings and shoutout naman para sa ating beshi na si Miss Jerlyne Pamolarco. Kagigising laang ni Buntes galing sa aking pamamahinga. Katulog ako mga 2 oras. Ayan, eto, kahapon ko lang ito na-discovery na meron para kami blackout curtain dito. Pag summer kasi, masyadong maliwanag, diba? Especially at night ay mahaba ang araw. So, magandang araw ulit ngayon. Ayan. Hindi katulad kahapon na sobrang taas ng araw at andun si Mr. Sunshine talaga. Ngayon hindi naman, pero maliwanag ang ating araw. O ay, nagiinit ng tinapay. Iinom ng pineapple juice. Kakain ng pinya. Ayan. Yung pinya, yung tinapay ko. Tira pa yan. Ang harbat ko pa yan kay Mr. Main Bean. Yan ang aking i-snacks. Ayan. Tinoast ko lang siya konti. Lagyan ko. Ang tamis nitong pinya yung nabili ko kahapon. Tapos yan. Pang paano ni Inder kaya yan. Pampa, lambot na ang service. Ay, kunti na lang pala ang pinya juice ko, pineapple juice ko, na nilabas ko. Kasi ayoko nung masyadong malamig, kaya ko ito nilabas kanina umaga. Hindayaan ko lang muna dyan sa labas. Pero, I think meron pa naman akong isa dito. Ayan, meron pa nga tayong isa. So, si Miggy, hanahan ko na lang yung mamaya na pagkain, lutuan ng kung ano ang yun dyan sa ref na bilisan. Dali ha, buksan ko muna to. Si Robert, ayan, nagre-ready na dahil maliligo at papasok sa trabaho. Ayan. Hirap nito Ang ang lupit nito buksan There you go. Grabe, sobrang naman to, lock na lock.
Ayan, mag-juice ako. Ito yung ginamit ko. Ito yung sa piña cotta na binili namin ni Miggy. Umalis na si Kuko Ems. Si Inday Hans naman. Surprise na. Papunta dito sa amin. Surprise or biglaan siya. Pupunta dito sa amin kasi doon daw siya sa IKEA. Bigla daw wala siyang pasok. Hindi daw siya pinapapasok ngayon ng boss niya. Parating na yun eh. Magbibihis ako kasi. Pag drive-in ko, sunduin namin si Miggy Wings. Sinuban ko kasi yung pantalon ko na to kanina. Bigay man to ni Mami Jazz. Nalalaglag man Mami Jazz. Maluwag sa akin ba? Dito sa Tianos. Dito na ako sa harap niyo nagpalit. Magganito man lang ako. Mag-jacket lang ako. Hindi na ako magbihis. Ito lang. Mag-medyas. Tapos mag-sapatos. Lalabas ako doon. Abangan ko si Inday Hans. Tingnan ko kung sino mauna sa amin. Kasi kanina pa yun siya tumawag. Ngayon is 1:20 na si Robert kakalabas lang. Maunahan ko nga si Inday Hans. Ayun o. Ang galing talaga nung ginawa nung asawa ko. Di, saan naman na yun? Dito, abangan ko dito sa labasan namin. Para diretso na kami. Mag-aaga pa para sunduin si Miggy. Pero okay lang. Kasi basta at least after 1:30, pwede naman na siyang masundo. Di, Inday Hans para maka-walking-walking din ako konti ba. Asa naman yun? Nagpaano nga ako? Kailangan ko nga magpatagtag ng magpatagtag, Inday. Ay, mga buntis na mga nanay. Kumusta kayo? Diyan. Asa naman? Taaning dapita. Sige lang, taaning. Wara-wara buntis. Ayan, salamat na. Tunaw na naman. Pero meron pa daw upcoming snow eh. Ka-chat ko si Ate Jen. Sabi niya, baka in the next coming days mag-uulan. Tapos, mag-i-snow pa daw. Nawa na yun eh. Unsa man eh. Winter. Tapos, diretso winter ulit. Wala nang ibang ano. Wala na daw ibang season dito sa amin. Puro winter na lang daw. Pero okay lang yan. Importante, healthy tayo. Panisikay-sikay lang gihapon dito. Kanina may snow pa to. Natunaw na pala. Okay. Inday Hans. Asa naman ka, Inday Hans? Kanina pa naman yun siya nag-ano. Nag-message, nanghihingi ng address kay natambuna na daw yung mga message ng address namin. Be, bigla-bigla lang yan. Sumusulpot yung batang yan pag wala yung ginagawa. Susulpot na lang yan bigla dito sa bahay. Asa naman yun? Antayin ko dito na lang ako mag-antay. Para pagdating niya, diretso alis din kami. Dumaan man si Inday Hans pala ng ano, Co-Market or K-Market. Kasi pag pupunta yun sa bahay, lagi may pasalubong kay Miggy na sushi. Dinaanan niya daw dyan kay Mr. Suspense ba? Kaya sabi ko sa kanya, maglakad-lakad ako, pupunta ako dun. Ano ko na lang siya, salubungin ko na lang siya ba? O diba, at least nakapag-ano na naman ako. Exercise na naman. Lakad is life talaga tayo, Inday. Ngayong araw na to, hala, sige. Patagtag ka ng patagtag. Gusto mong tumakbo, huwag naman. Huwag naman tumakbo, Inday Cars. Lakad lang. Hanggang lakad lang ang gagawin natin. Yan, dito tayo. Dito mas snow pa talaga dito. Pero, kerebels naman kasi. Tunaw man, konti. Basta, dandahanin lang natin to, Inday Cars. Paano taani? Makaraos tayo, ani. Makita ratag alibyo, ani, sa atong kinamuhi. May nirietan dapita. Yan. Shout out din kay Juana. Si Juana and Franco. Si Juana, yung kaibigan niya na flight attendant din, si Venus. Kaibigan ko rin yun, kaya ako siya kilala. Si Juana and Franco sa UK na buntis din. Baka nga, sabay pa kaming mga anak. Lagi ko rin yan pinapanood. Nakilala ko siya dahil kaya sa friend ko si Venus na yung beauty queen din yun si Venus. Bisaya din. Kaya ko sila din kilala. Kasi meron kasi nagko-comment na magkapareho daw kami. Opo. Halos magkano kami. Ilang araw lang ang pagitan namin. Ano. Kabuanan niya na rin. Kaya wish you luck, Inday. Kamu ni Dudong Franco. Si Mami Jasmine. Nagulat nga siya. Sabi, kasi pinapanood din pala siya ni Mami Jasmine. Sabi niya, alam mo yung si Juana, si Franco, sabi niya. Si Franco, parang magkahawig daw sila ni Robert. Sabi ko, Mama Jas, kilala ko sila. Dahil yung kaibigan ko, ano, common friend namin. Kuya, sige, tagagyawitan, Inday Cars. Kutas, raba. Ayan, doon ko, ano, doon kami liliko. Ni Inday Hans, doon ako sa cruising. Cruising paingos na si Gid. Ayun na si Inday Hans, sa karating na.
Ito na yung sasakyan niya. Kapareho man yan nung sasakyan namin yung kanyang sasakyan. Kapareho ni Bubbles. Kakambal ni Bubbles yung sasakyan niya. Dito ako. Para dito siya lumiko. Ayan. Para makabaking siya dito ba. Eh, tawid tayo dito. Ayan ang aking driver suit lover. Ayan. Ah, kagwapa ba ani oy, kagwapa ba sa driver, sabi ko na dala ng sushi yan para kay Miggy. Limpyo imo sa kinan day, himala. Limpyo ka diyan. Kayo. Oy, dinay katilaw washing biya sukan. Do ni turista oy. Wala ka tilaw washing paning sa kinan ani. Wala eh. Pero limpyo ka ayo kay ko raman sa dito ba baking ta. Baking ta. Amo. Musa man ka. Kira oy. Kagwapa ba oy? Kagwapa just. Yung ating nurse, ay iko day. Ay, ito na. Baking rata, baking. Oh, baking balik ta. Ivana ka, ayo. Yung kasama ko. Ivana siya. Ivana siya. Mali-malima. Ano yun? Matuwa yun si Miggy kay dyan si Tita Hans. Matuwa man yun siya dahi. Pabasta na itaw sa balay. Dito ka silong ba? Asa? Dito. Nasa silong. Ay, wala na dire? Hindi na. Iba naman ang grupo niya. Last year, dyan siya. Pero naniwang na kaisa. Ano ba yun? Ilan ang trabaho mo ngayon? Tatlo, apat? Tatlo, ginapon. Tatlo. Pero tatlong, ano? Tatlong, relax. Tatlong ospital pinapasukan, no? Isa ka ospital lang. Isang ospital, dalawang, ano? Isa ka nursing home. One nursing home. Hoy. Isang nursing home at saka isang babysitting. Mm. Oh, dito talagang kayod ka talaga ng kayod. Iba na ka isa ka inani sa una day? Isa ka inani? Oh, na pa dito tong kuan. Pila man ni kuan dili ni may baligyat. Imong paliton? Mawlaw ko. Na dito sa balay, ganan ka gamit ra. Ayaw pa gamit ni mo mulaag ka. Ayaw. Akong utangon day na. Ayaw ra. Dili oy. Dili ma, luma na yun, hindi ko yun ibibenta kay pinakauna ko yun. Okay man ka ang camera gihapon. Oo. Pagamit ko lang. Ayaw. You're good. Yeah. Ah, you're so happy to see Tita Hans. Ha? Tita Hans a surprise for you. Ha? You know what's Tita Hans' surprise? As na no? Oh, laki na mga ilang taon na lang, mas malaki pa yun sa'yo. Is it sushi? Of course! You know already what's Tita Hans' ano, present all the time. Ha? Huh? May taon na ka? Magpagami pagkaon na. Mag-prito ka dito sa balay. Nahi, pagkaon dito ka. Nasa sa super waffle kit. Diyan na mag-park si Inday Hans para hindi masyadong ano, malayo, maglakad siya mamaya. Ayan. Bus atras ka doon. Kunti. O, diba? Kaya, yun. Dito magbanding-banding muna kami sa loob ng bahay. Mag, ano, magkanta daw kami, mag-videoke kami. Magaling to kumantay. Magandang buhay at magandang pagbati para sa lahat ng ating mga beshi viewers, supporters, and subscribers all the way from Montalban, Rizal. At pagbati para sa buong family ni Beshi Merly Francisco. Shoutout and greetings na rin para kay Miss Nilia Baco at kay Miss Eliza Delmo. Hello at magandang pagbati din po para sa lahat ng ating mga viewers and supporters all the way from Cadiz City, Negros Occidental. At pinabati ko si Miss Linda Britanya na aadik ng nanood kay Inday Karya. Maraming salamat! Thank you for the love and support mga kay Beshi Alona Kaya, and I'm also praying for safe delivery of your daughter. Big love greetings and shoutout naman para kay Beshi Emma Sanchez and family ng Sugod Southern Leyte. Also thank you for the love and support mula sa buong family ni Beshi Ruby Aporado at binabati ko ng belated happy 86th birthday si Nanay Tuning. Shoutout and greetings naman sa ating beloved Beshi na si Miss Mercedita Baitan. Paluto agad ang ating Chef Hans. Si Inday Hans, yung nagluto dito. Ayan, no, nagano, nagtalong, naginsalada na naman kahapon. Nagtalong man po, may gapon, nagprito. Ano, harap? Tapos eto, nagprito lang kami ng chicken. At then, nag-fried rice. Oh, may makain na siya. Ali na, diri, kaon na, dali. Bataan ni. Okay, rana, dali. Basta importante, makaon na to na. Diara. Grabe, busog na busog. Ayun, kausap namin si Mars-Q. Ayan, Mars-Q. Bukas po, ano po ba? Bukas, 23 pala. Today pala. Ang kanyang meet and greet dyan sa, ano, Ocean Park.
Sana ano nag-enjoy kayo sa inyong pa-meet and greet kay Maring Kueni. Pero ayan, pabalik na siya ng ano, Finland. Kaya ayan, muna kasi mangot na kay ubos na ang kanyang ipon. Ayan, may isang manok iiwan namin para sa iyo. Anyway. Si Miggy ayan nag-aayos ng vacuum kay magba-vacuum si Mamay. So yun, ako'y magpapaalam na rin sa vlog na ito. Thank you everyone. This is you Inday Garya Thai Finnish. Dahil Thailander pong aking nanay at Finnish pong aking tatay. Ako po ay proud Pinay. Bye. Happy birthday.